Magandang umaga sa atin mga kagulay. Ngayong araw, nandito naman po tayo sa ating demo site dito sa Ligao City. Dito po yan sa Albay. Ang pag-usapan natin ngayon mga kagulay ay ito pong isa sa mga peste na nag-aatake po dito sa talong, na kung minsan hindi po natin napapansin, or kung napapansin naman po natin, hindi natin alam kung ano ba ang pwedeng gamitin na pang-spray o kung ano ang dapat nating gawin. Ano po? So, kagaya dito sa area mga kagulay, so itong talong, inaatake po siya ngayon ng ito. No? Makikita nyo yung dahon niya, medyo naninilaw na parang nagkukulay abo siya. Ano po? Tapos ito grabe na, no? Yan, ano po? So grabe na 'to, no? So iba na yung kulay niya, tapos yung panggilid niya mga kagulay ay naninilaw at parang nagkukulay abo. Ano? Itong pisting ito mga kagulay, ito po yung ay ang nag-aatake po nito, itong tinatawag na red spider mites. So karaniwang po 'yan or common po 'yan na nag-aatake sa talong. Ano po? So tingnan nyo yung itsura niya, ano? So hindi mo mapapansin na may peste yan. Ano po, ang akala ng iba ay ano lang, napapagkamalan po siyang nutrient deficiency, ano? Pero kung tititigan mo siyang mabuti, ano po, yan po ay kausa ng red spider mites. So tingnan nyo mabuti mga kagulay yung dahon niya. Ano po? So makikita nyo may mga parang kulay kalawang, no? Kulay kalawang na sobrang liit. Ano po, kung titigan nyo yung mabuti, gumagalaw siya at mayroon siyang mga sapot mga kagulay. Ito tingnan natin dito sa tuwan, likod ng dahon. So tanggalin na natin to, at grabe na yung infection nito. So yan, tingnan nyo mga kagulay, yan. Titigan nyo mabuti, may mga maliliit po siyang parang kalawang, no? Yan. Yan na po yung red spider mites. Ano? Si red spider mites mga kagulay, ang ginagawa niya sa halaman, sinisipsip niya po yung katas. Ano po, hanggang sa makuha niya yung katas. Tapos pag namumunga na yung inyong talong, ano po, makikita nyo yung bunga ng talong ay parang may mga gasgas. Ano? So yan po yung kagagawa ng red spider mites. Ano po? So titigan nyo mabuti mga kagulay. Yan. Hindi ko masyadong maipokus tong ating cellphone at yan. So yan. Oh, yan po mga kagulay. Yan, may mga gumagalaw, no? Yan. So yan po yung red spider mites. So kung titingnan nyo mabuti, gumagalaw sila, no? Pati yung kamay ko gumagalaw din. Yan. So yung isa yun, ayun na, no? So red spider mites mga kagulay, no? Yan po. So ano ba ang pwede natin gawin para makontrol itong red spider mites? Ano po? So tingnan nyo mabuti yung kanyang dahon. So kakaiba, ano? So ang gagawin po natin dyan mga kagulay, unang-una, so kailangan natin linisin yung inyong area. Linisin po yung area, then mag-pruning po kayo. Mas maganda po kung magpo-pruning, bawasan yung mga dahon ng inyong talungan, ano? At gumamit po kayo ng chemical na pamatay po dito. Tandaan nyo mga kagulay, itong red spider mites, hindi po siya hindi po siya napapatay ng insecticide. So palit-ulit ko po yung sinasabi. Ano? Si red spider mites, hindi po siya namamatay ng ordinaryong insecticide. Ano po? Kasi ito si red spider mite, hindi po siya insekto. Ano siya? Kung hindi siya insekto, so siya po ay kapamilya ng mga centipedes, ng arachnid. Ano?
So kaya pag ginagamitan natin siya ng insecticide, hindi po siya namamatay. So kailangan natin gamitan siya nung pamatay talaga sa kanya. Ano po? So yan. So tandaan yung mabuti. Yan yung itsura nung talong na inatake po ng red spider mites. Yan yung itsura ng dahon. Ano po? Tapos yung kanyang bulaklak or yung kanyang bunga, minsan hindi po nabubuo. Kung mabuo man yan, ay may mga gasgas. Ano po? Yan. So tandaan yung mabuti, mga kagulay. Okay? So yun lamang po. Magandang araw po sa inyong lahat.